meron tayong natuklasan matinding technique ng mga Chinese. Ganito pala, buhangin na panambak, dito pala nila kinukuha, kaya pala may bungi ang Island A. Good day mga kababayan, panibagong araw, panibagong update dito sa Manila Bay. Bago po ang lahat, Lord, thank you po sa panibagong araw na to. At salamat din po sa lahat ng ating viewers, sa ating OFW, Filipino Immigrants, at sa lahat po ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. So bali mga kababayan, meron tayong latest update dito sa Manila Bay mga kababayan po, no? At talaga namang nakakagulat itong ating natuklasang technique na ginagawa ng mga contractor dito na Czech or yung China Harbor Engineering Company or at saka yung Boskalis po, no, mga kababayan. So nakita natin ito. Ito, ipapakita ko muna sa inyo itong video. I think last week pa po ito, no? So ipapakita ko muna sa inyo. At ito nga po mga kababayan, yung footage natin last week pa to, no? At kung inyong mapapansin, sa bahaging ito ng baybayin ng Island A ay buo pa po, no, mga kababayan. Pero meron na pa rin tayong napapansin na medyo bungi dito malapit sa may vessel na to. So itong pong vessel na to, ito yung ginagamit nila na pag suction cutting dredger din po ito, mga kababayan, no? So ibig sabihin na hinihigop niya yung buhangin sa ilalim and then ibinubuga sa malayong lugar na ginagamitan ng mga tubo na pinapalutang dito sa karagatan ng Manila Bay. So ito po ang footage na to ay last week. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung footage na nakuha natin ngayon lang, kung saan ay malaking bahagi na po ng baybayin ng Island A ay nabungi. At ito na po mga kababayan, no? So ito na yung latest video natin ngayon na kung inyong mapapansin ay napakalaki na po, no, ng bahagi kung saan ay bungi nga po itong mga itinambak na buhangin dito. Ibig sabihin lang mga kababayan, yung third layer na ginagawa nila dito sa unang bahagi ng Island A ay dito nila kinukuha itong panambak na to, no, mga kababayan. Marami din po ang nagsasabi or marami din ang nag-akala na ito raw ay galing sa seabed ng Manila Bay. Pero napansin natin na ayan po, makikita ninyo, bungi na mga kababayan. Ibig sabihin, yung mga itinambak rito ay siya rin itinatambak sa para maging mas mataas yung buhangin dito, no, mga kababayan. So after niya siguro, tatambakan ulit ng panibago once na matapos na yung level ng buhangin na gusto nila dito sa reklamasyon. And then dito naman sila ulit magtatambak sa nabunging bahagi na ito. So medyo malawak-lawak pa mga kababayan, no, itong tatambakan nila na to. So siguro ganun yung kanilang ginagawang technique para mas mapabilis yung pagtatambak dito sa reklamasyon mga kababayan. But yung mga buhangin na itinatambak dito ay nanggagaling naman po sa Zambales. So from Zambales itinatambak rito na inyong makikita, and then kapag naitambak na, kukunin naman ngayon itong suction dredger na to papunta dun sa third layer na pagtatambak ng buhangin. Ito ipapakita ko sa inyo. Yan, ito mga kababayan. Ito makikita nyo dito yung ginagawang pagdadagdag ng buhangin or yung third layer po ng buhangin dito. So makikita ninyo na may nagbubuga ng tubig na nakakonekta nga po dito sa tubo na to. Ipapakita ko sa inyo kung saan nakakonekta itong mahabang tubo na to. Ayan mga kababayan. So ganyan pala yung ginagawa po, no, nila para ito yung kanilang technique para mapabilis yung trabaho po, no, mga kababayan dito. Ang kitang-kita natin na marami po yung equipment na nagtatrabaho rito. At yan po yung third layer, no, mga kababayan. Yan, ipapakita ko sa inyo, yan po yung tubo. Ayan, mahaba-mahaba, no? At nakadugsong siya rito, no, sa vessel na to, sa Chinese vessel na to. Dito sa bahaging ito, kita nyo bungi na rin po, no, na wala na yung buhangin. Napunta po yan dun sa nagbinubuhos na yon. Alright, then kapag natapos na itong bahagi na to na mabuhusan lahat sa required na taas or level ng buhangin,
tsaka ulit nila siguro tatambakan yung bahagi na nabungi po, no. So ayan mga kabayan, kitang-kita niyo naman kung gaano kalaki yung bungi niyan. So ibig sabihin talagang magaling po gumawa ng diskarte itong mga nakuhang kontraktor ng SM Prime dito sa reklamasyon sa Pasay 360 Reclamation Project. Kitang-kita po natin mga kabayan, ayan, no. Ayan, so dito pala nila, no, kinukuha yung tinatambak nila sa third layer ng reklamasyon dito. So akala ng iba sa mismong seabed or ilalim ng Manila Bay, pero yung pala ay hindi po, no, mga kababayan. Ayan, so yun lamang po, pero yung buhangin yan po ay galing lahat yan ng Zambales, no, mga kababayan. Yan lamang po yung Pasay Harbor Reclamation Project, pati yung Island B. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat, ingat po, and God bless. Bye-bye.